Tila mas lalo raw ginanahan ng powerlifter na si Adelan. Pero ang kompetisyon na kanyang sinasalihan, yung tinatawag na Paralympics. Mula sa tribo ng mga ifugaw si Adeline. 6 taong gulang pa lang siya nang magka-polio. Pero sa kabila nito, si Adeline, nagkahilig sa sports. My parents decided to bring me dito sa Bahay Mapagmahal. Isa siyang institusyon sa loob ng Philippine Orthopedic Center na kung saan mga batang may kapansanan doon. So noon pa lang at age of 6, na-encourage na talaga kami to get into sport, ganyan. Tapos yun, dahil ifugaw ako, alam mo na, ano, dito talagang sadyang malaki ang mga buto ko. So, palagi akong napili na, ikaw, sa ganito ka, o ikaw, sa ganyan, lahat pinatry sa akin. Kalauna, nasabak si Adeline sa powerlifting. Una siyang sumali sa Thai Asian Games noong 1998. Makalipas ang 2 taon, lumahok naman si Adeline sa Sydney Paralympic Games, kung saan siya nanalo ng bronze medal. Ito ang kaisa-isang beses na nakapag-uwi ang Pilipinas ng medalya sa Paralympics. At hanggang ngayon, makalipas ang 16 na taon, hindi pa rin ito nasusundan. Para kay Adeline, hindi raw ang kanyang kondisyon ang nagpapahirap sa kanya na maggamit ng medalya, kundi ang kawalan ng suporta sa mga kagaya niyang atleta. Kasi nga on-off yung support, no? At yun, dahil sa ganun, parang pagka may competition, sige, trabaho tayo. Pagka walang competition, balik sa kanya-kanyang buhay. Siguro, no, sa kamalayan ng lipunan, lalo na dito sa Pilipinas, hindi pa talaga ganun binibigyan ng halaga yung disability sport. Isa sa mga kulang natin sa ano, sa ating sa specifically for powerlifting, yung mga recuperation modalities tulad ng ano, massage, chiropractic, mga chiropractor kailangan natin para ma-adjust yung mga spine. Importante yan sa powerlifting dahil sa bigat ng binubuhat ng mga athletes. Para sa Philippine Sports Association for the Differently Abled o PhilSpada, tulad ng mga atleta sa Olympics, nararapat din daw bigyan ng pagpapalaga ang mga para-athlete. Last year, na amend na yung batas na pinuporsige ng aming asosasyon at na sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee na madagdagan o maparehasan na yung incentives na makukuha ng mga PWD natin na atleta. Pero kinalahati lang kung ang matatanggap ng mga regular ay kalahati lang po ang makukuha ng mga athletes with disabilities. Sa kabila ng mga kakulangan ito, patuloy pa rin si Adeline sa pag-ensayo lalo sa darating na Setyembre. 4 silang Pilipino nalilipad papuntang Rio para sa 2016 Paralympics. Nakita ko yung potential in sa world scene o dun sa international scene, lalo dun sa classification ko. Is may chance ako na mag-medal, chance ako na kumbaga ma-level ko yung mga opponent ko dyan. So dun, kaya pinurso ko to eh. Tulad ni Adeline at ng 2 pa nilang makakasama sa Paralympics, hanga daw ni Gerald na makapag-uwi ng medalya para sa ating bansa. Kaya puspusan ang kanyang pagsasanay, umulan man o umaraw. Ipinakita rin sa amin ni Gerald ang gagamitin niyang bike sa Rio Paralympics. Bago raw ang mga gulong ito, pero ang mismong bike, lumang modelo na. Kung ikukumpara nga raw sa bike ng kanyang mga makakalaban, tiyamak na mas mabigat to. Ngayon pa man, hindi raw siya pinanghihinaan ng loob. At tinitingnan din daw niya ito bilang hamon. Sana magkakamedal ako sa Paralympic para at least nilagay sa history book na, di ba, may nagawa yung mga PWD kagaya namin. Well, di ba,